bisa serang mouse. Yan, oh, meron tayong mouse. Okay, ito, okay ito. Okay yung tunog niya. Ito naman. Ayun. Yan, medyo matamlay yung isa. Matam na yung tunog niya. Tsaka medyo kita nyo. Yan. Medyo hindi siya pantay doon sa kabila. So yan, buksan na natin itong mouse nito. Gamit ang screwdriver natin. Lagyan natin yung screw dyan. So pagbukas nito, yan, pull out lang natin pataas. So kita nyo to, itong laman ng mouse natin. So una, ayusin muna natin yung kanyang parang hammer. Yan yung pinipindot natin para pumana ang ating clicker. Yan, tingnan nyo, meron tayong lock dyan. Ayan, malitatlo dyan yung lock nya. So, kailangan lang natin i-angat o itulak. Para ma-unlock yung kanyang lock. Lock lang natin, tapos angat natin. Dito yan. Tulak lang. Parang may ngipin kasi yan sa loob. Yan yung ngipin niya. So, tulak mo lang yan. Sabay yan. Sabay angat po. So, ito na po yung kanyang parang hammer niya. Ito yung hammer doon sa clicker para gumana yung clicker natin. So, kailangan lang natin angatin natin ng konti. Plastic naman yan eh. Ibalik natin sa dati niyang sigla. Ang matamlay niyang buhay. Ayan. Yan, medyo hindi pa pantay. Pero saan natin ng konti. Alalay lang din guys. Pantay na siya. Okay na. So, ipasok lang natin ulit. Una natin ipasok yung sa hammer niya. Yung malapit dun sa clicker. Yan. Then, balik lang natin yung niya. Okay na yun. Okay na siya. Yun yung lock niya. Okay, pantay na. Yan, titingnan natin yung clicker niya kung okay pa. So makikita nyo naman yan, compare nyo lang yung dalawa. Minsan na pag used na talaga parang lumulubog siya compare dun sa isa. So ito okay to. So break lang natin. Ayan. Break lang natin na sa kanyang pwesto. May daanan naman dyan, ipit mo lang yan dyan. Balik lang natin itong kanyang cup. Ipasok lang muna natin yung sa unahan niya. Parang may ano doon. May dalawa doon yan. Parang ngipin. Pasok natin yan doon. Yan, nandito yung parang ngipin niya. Ipasok lang natin. Papasok. So okay na. Check lang.
delikado, okay, nasa tamang pwesto. Click natin. So, nandito no, okay yung clicker niya. Okay yung clicker niya. So, hindi na natin binuksan yung clicker niya. Inayos lang natin yung hammer niya para okay yung kanyang pag... yung pinipindot natin yung left at saka right click niya, eh, gumagana siya ng tama. So, ito naman. Susunod natin. Itong A4Tech na mouse. Ayan. Dinig nyo. Ayan. Sana inyong nadidinig. So, mapapansin nyo naman yan pag hindi snappy. Hindi snappy yung tunog nya. So, mapapansin nyo pag hindi snappy, ibig sabihin, may problema. So, yan o. So, buksan natin. Gamit tayo ng maliit na screwdriver dito kasi malaki yung gamit ko doon kanina. So, maliit itong gagamitin natin dito. So, pag-angat naman, angat na konti at saka atras natin. Ayan, papunta doon. Ayan, atras. Ayan. Okay. Kasi may ipin-ipin din yan. So, tingnan natin yung hammer niya. Check natin. Ayun, kitang-kita naman dyan. Patamla yung isa. Nasa baba. So, kita naman. So, ganun din. May lock din siya. Angat lang natin yun. Yan, medyo makulit siya. Medyo matigas siya i-pull out. Sa likod, angatin lang natin yan. Sa likod yan. So, habang inaangat natin yan, i-push natin yung may ipin. So, habang inaangat natin, push natin yung may ipin. So, yan, pull out natin. So, yan na. So, yan. Itong hammer niya, yan yung pindot o nag-hammer nga doon sa clicker natin. So, ibalik lang natin sa tama niyang unat. Tama niya yung pwesto sa taas kasi matamlay na siya. Alalay lang guys, baka marin, baka masira natin, maputol natin. Alalay lang. Yan, isa naman sa kabila naman. Diba, matamlay din siya. Pull out na natin yan habang kinukuha natin yung ipin. So yan, bend din natin ito pataas. So alalay lang dito kasi medyo ano to, medyo pagpasobra baka putol yung plastic. Natin pasok sa butas
align natin dun sa hammer na. Ayun. So, check natin kung gumana ang ating ginawa. Kaya medyo makulit. Pang hindi pala na-align ng tama. Matigas siya talaga, guys. Kaya ganito nga naman natin na maging mahinahon. Habaan pa ng sobra yung pasensya natin. At makulit siya talaga. So, yun na. Pasok na rin natin. Make sure natin na tama. Kulit siya talaga. Pang matamlay pa din ang ating ginawa. Tingnan natin. Matamlay pa rin, guys. So ulitin natin. Matamlay talaga. Check, double check, triple check. Yun, matamlay pa, hindi pa pwede. Alisin natin ulit. Gasahin natin talaga. Dagdagan natin ng konting tension. Yun. Make sure natin na umangat talaga yung sa umangat yung plastic para pagpasok niya ay talagang malakas talaga. Yun o, diba? Tayong-tayo na talaga siya. So, hindi rin pwede. At kursahin natin. Yun o. Kita nyo pag-angat niya. Ganyan. So, dapat ganyan siya kaangat. Tayo na siya. Diba? Ayun. Okay. Alright. So, dito naman, check natin ang ating clicker. Ito dito dapat yung kamay natin is mahinahon lang sa pag gamit nito. Pag-ayos nito. Ayan. So, kung ninyong nadidinig, ayan. Compare nyo lang yung dalawang tunog nila. Kung sino mas nabi. So, check nyo din po yung kanyang clicker. Pag nakita po natin na mas mababa po siya o nakalubog po siya compare dun sa isa, ibig sabihin may mali po yung isa. Oo. So, kailangan natin buksan yan. Ayan o, dinig nyo na may problema itong isa nito. So, ayan. So, ito, kunin lang natin. Ito yung wire niya. Pull up din natin itong parang wheel niya. So, ayan na siya. Gagamit tayo dito ng pin. Pin ba tawag dito? Ayan. Pwede rin na karayom. Pwede rin na
basta matulis siya na maliit. Para mainam tayo, mas mainam na mahaba na medyo ano, para madali yung masungkit. May lock din naman siya doon, maliit lang kasi yung lock niya. So papasok mo 'yon at saka susungkitin mo para maalis yung lock niya. Yan, madali lang naman 'yan basta ano. Kung makikita nyo, madali lang naman yan. Ganito lang kasi, medyo napepersa ko kasi tinatansya-tansya ko kasi kung paano ko siya maakyat. Ayan, naakyat ko na ng konti, oh. So, tutusukin ko ulit dun sa kabila nyan. Subukan natin kung kaya na. So, parang hindi pa ata. Ayan, medyo may problema pa dun sa kabila. So, tusukin ko ng konti dun sa kabila. Ayan, para marilis din yung isang lock dun sa kabila. Konti lang, alalay lang. Kasi papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niyan para at least alam nyo kung anong tinutusok nyo doon. Para hindi nyo masagi yung components na sa loob. So ito, wag nyo lang masyadong alugin o kuha yung hammer. Yung maliit, may maliit kasi na puti na yun, yung hammer niya. Yan na yung itsura ng clicker. So yan yung itsura ng clicker. So nakita nyo yung straight na line na yan. Yan po yung ano natin, naayusin natin. Kailangan straight po, gaya nun. So tutusok mo po yan sa loob. Yan, yan po. Yan sa, tutusok ka po dun sa loob. Tapos may angatin po natin ng konti. Then i-straight na natin. Parang maliit na rin yan, na bronze metal ba yan. So, tusukin natin rin yan. So, dapat naka-align lang po siya. Oo. So, alalay lang din maselan po ito. Oo. So, alalay lang din sa pag tulak pa akyat. Subukan nyo pong pindutin, pong pinipindot ng hammer. Para malaman nyo po kung nasa tamang timpla po ang kanyang lagatik po o kanyang tunog. Na-straight nyo na po, pwede nyo na bike yung. Straight na. So okay na to. So ibabalik ko na yung kanyang bahay. Nandun sa loob nun yung lock niya, yung hammer niya. Oo, baka maalis yung hammer niya. Ibalik nyo lang guys, kung nahulog yung hammer niya, ibalik nyo na lang. Oo. Tapos, ganyan, ibalik nyo pang taas para hindi mahulog ulit. Tapos, ilock nyo lang yun para may dalawa na ano, yun yung lock niya. So, make sure nyo lang po, pindutin po kung okay siya. So, nalinyanan natin na tama naman natin yung line. Alalay lang. So make sure lang po na pagbalik natin eh nasa tamang lugar po siya. So okay na po yan. Okay na. Yan po. Ito po yung pag-ayos ng mouse clicker. Ganyan po siya ka. Di ko din masasabi na madali pero nasa inyo na po yan ang pag-usga. Paano siya gawin. So yan po yung lock niya. May butas po doon. Ganun po pagbalik. Pasok nyo lang po sa butas yun. Yun po ang guide nya. May guide na po. May guide naman po yan eh. So okay naman po yan. May dalawang itim na yan. Yung guide nya. Kung saan yung dating ng lugar. Ayan, yun naman po ang kanyang resort. Importante lang po mapasok mo. May dalawang itim ulit dun sa unahan. Minsan dalawa, minsan isa. Ngayon isa to. Isa lang pala. Ayan, so yan. Lagay natin dyan yung nalagyan ulit ng wire nya. Ano naman dyan nalalagyan. So make sure lang natin na sa tama bago natin ibalik. So sa pagbalik na ulit nito parang may ngipin-ngipin lang naman ulit ito. Ipasok lang natin itong parang ipin yan sa loob. Maloob lang ulit. Yan, balik loob. Ayan. So, yan, press lang natin paharap. Okay na. Then,
yan, in phase na siya. So hindi mo naman yan masasara ng ganyan pag hindi pa siya na-implace. So ayan, oh. So ibabalik na natin mamaya yung screw niya. So ayan, tingnan nyo. Ayan, baliksigla na siya kasi umangat na siya. Ayan. So ganyan lang use ng mouse. Ayan. Dali lang, diba? Ayan. Maraming salamat sa inyo guys sa pag watch po ng ating video. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, ayan, mag-subscribe na po kayo para madami po kayong matutunan. Ayan, at saka updated kayo sa aking bagong mga upload. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo. Ayan. God bless po lagi. Ayan, okay na. Thank you. Bye-bye.